buhay ko. Halos isumpa ko ang mundo. Araw-araw kong buuwi, may pasagali sa kumubuli ng mga klas ko. Mas magbakita ni nanay. Sigurado magalit siya. Lagi naman eh. Bata pa lang ako, hindi na ako minahal. Stephanie na lang lagi. Stephanie na perfecto. Stephanie na kinakapel ni nanay sa lahat ng bagay. Ako, hindi siya lang. Pabigay. Ate, nandito na po ako. Tita! Oh, Carlo! Padalaw ka? Oo, oh, ate. Gusto ko lang sana bisitahin mga pamangkin ko. Teka, nasan ba si Lani? Pinabakasyon ko muna, Carlo. Sayang naman, di ko siya inabutan. Pero kumain muna tayo. Basta. Masaya kayo? Buta ka pala basasin ko dito.
Ma, nandito na ako. Lani? Ba't na yung gamit ko, ate? Ah, eto? Gusto ko lang i-try. Bagay ba sa akin? Bakit may manchat? Nasaan si mama? Yun na nga eh. Eh, minansyaan niya yung damit ko. Ano ginawa mo kay mama? Yung wala napad sa kanya. Ma! Ma! Huwag gumising ka, ma! Tama na, ate! Hindi lang ikaw ang nahihirapan dito, ate! Pati rin ako! May stage 2 cancer ako, ate! Oh, ayan. Dinadala na kapatid mo. Ilang taon na rin ang nakalipas. Dito na ngayon. Pinisihan ko pa rin ang kasalanan ginawa ko. Na dahil sa galit. At selos. Hindi ko alam kung dapat makapatawarin ng Diyos pagkatapos ng lahat. Kaya umihingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa kong mali. Tanda akong magbagong muli. Maraming salamat din, Panginoon, dahil binigyan mo ako muli ng kakataong bumangon at magbagong buhay. Pinalaya mo ako sa kadena ng aking nakaraan na nakakalis sa mga kamay. Binigyan mo ako ng pag-asa para mabuhay. Kaya wala na akong may hiling pa. Maraming salamat.